taken in action against these executive officers or people who are obviously compromised. Sagot naman ni Morales, ang maayos na IT program daw sana ang nakikita niyang solusyon sa maraming problema sa PhilHealth gaya ng fraud. Ang estimated fraud index daw kasi ngayon ng PhilHealth ay nasa 7.5%. Ibig sabihin, sa 136 billion pesos na binipisyong binayaran ng ahensya noong 2019, nasa 10.2 billion ang nawala dahil sa fraud. Bok Cheryl, siyam na oras nang tumatagal yung hearing ng Senado. Simula kayo ng alas 9 ng umaga at ongoing pa yan hanggang sa mga oras na ito. Humihingi pa ng executive session si PhilHealth President Morales. Pero ang sabi ni Senate President Soto, papayagan lang niya yan kung magpapangalan daw si Morales ng mga sinasabing mafia o sindikato sa loob ng PhilHealth. Pero kung magpapaliwanag lang naman siya ng kanyang side, pwede naman daw gawin na yan sa mismong hearing ngayon. Bok Cheryl? Mayan, puntahan ko lamang itong si Attorney Thorson Keith, ano, yung mga inayag niya na may sinasabi siyang mafia sa PhilHealth. Mayroon ba siyang mga inilabas din na ebidensya naman? Okay. Saan? Mayan? Alright, subukan po nating balikan mamaya si Mayan dahil maraming issues na gusto natin mapag-usapan. At nakakatakot dun, Bok, ay yung paglalahad na pwedeng mag-collapse ang PhilHealth by next year dahil nga nauubusan na sila ng pondo. Mayan, are you back? Mayan? Can you hear yes, us? Yes, yes. Cheryl, walang ebidensyang ipinakita itong si Attorney Thorson Keith. Pero nung tinanong siya diretsahan, ang tinuturo niya, lahat daw ng miyembro sa Execom ay miyembro ng mafia. Pero maging si board member Kabading kaninang hapon ay natanong na rin siya diretsahan din ni Senate President Soto, may papangalanan ba siyang mga mafia daw talaga o sindikato sa loob ng PhilHealth? May pinangalanan itong si board member Kabading. Apat na tao o opisyalis yan, ano? Sabihin ko na lang. Sabi ni board member Kabading, kabilang daw dun sa mga nagmamanipula sa loob ng PhilHealth, si Renato Limsiaco, yung SVP for Fund Management, Rodolfo Del Rosario, SVP for Legal, Corporate Secretary Jonathan Mangawang at Dennis Mas, SVP for Management Services. Nagsalita yang si Limsiaco, Del Rosario at Mas, at particular si Del Rosario, sabi niya walang basihan yung sinasabi ni Kabading na kasama sila sa sindikato dahil silang araw mismo ang lumalaban doon sa mafia sa loob ng PhilHealth, Cheryl. Okay, puntahan ko naman itong posibleng pag-collapse ng PhilHealth. Ang sinasabi ay by next year. Isa sa mga sinasabi nilang dahilan ay because hindi tuloy-tuloy yung pagbibigay ng monthly na ibinibigay ng PhilHealth member, ano, sa PhilHealth. Ang sinasabi nila, tanging solusyon, karagdagang subsidy mula sa pamahalaan. May iba pa bang pwedeng makasalba sa PhilHealth? Yan din yung pangamba, Cheryl, ng mga senador. In fact, gulat na gulat sila nung malaman, lalo na si Senate Minority Leader Franklin Drilon. Nagulat talaga siya nung malaman niya na 1 year na lang pala yung actuarial life nitong PhilHealth Fund. Pero ang talagang what will keep them afloat, Cheryl, is subsidy na lang talaga from the government. Pero sabi nga ni Senator Ping Lacson kanina, nahihirapan silang pag-usapan kung magkano at paano bibigyan ng bilyon-bilyong piso o paano bubuhusan ang pondo itong PhilHealth kung punong-puno nga ng issue ng korupsyon itong ahensyang ito, Cheryl. Ang mahirap dyan kasi, Mayan, dahil sa universal healthcare law natin, isa ang PhilHealth sa mga nangungunang ahensya na magpapatupad nito. Ngayon kung ito'y magko-collapse by next year, maapektuhan din yung implementation ng universal healthcare law. Totoo yan, Cheryl. Actually, nakasandig yung mismong UHC law talaga sa PhilHealth kasi sa kanila ipapadaan yung pondo para nga sana malibre at least man lang yung mga laboratory fees para sa ating mga kababayan. Pero kung ang sinasabi ng PhilHealth, ngayon pa lang or by next year, operating sila without reserved funds, eh paano na nga yung UHC? Kaya masakit sa ulo ng mga senador itong problema dito sa kawalan ng pondo ng PhilHealth at talagang mainit ang ulo nila dahil nga bukod
dun sa gasto. Sabi kanina ni Senator Grace po, buti daw sana kung nagasto sa tama. Ang problema nga kasi, nauubos yung pera na meron pang issue ng pagnanakaw mula sa sinasabing sindikato sa loob ng PhilHealth, Cheryl. Mayan, napag-usapan ba kung magkano ang kailangan ng PhilHealth not just to stay afloat next year, pero to be able to sustain yung universal healthcare system? Walang napag-usapang figures kanina. Wala na rin nagtanong mga senador tungkol sa kung magkano yung kailangan nila. Kasi nga, naiinis nga sila dun sa idea na sabi ni Senator Peng Lacson kanina, ni hindi nila mapag-usapan paano bibigyan. Kasi nga, kung may ganitong may issue nga tayo na o kontrobersya nga tayo ng korupsyon, paano mo bubuhusan ang pondo? So parang sa ngayon, ang gusto muna nilang malinawan, actually, ang gusto nilang mangyari, ma-cleanse muna yung PhilHealth dito sa mga sinasabing mafia na naging utos din ni Pangulong Duterte na to their surprise, na sorpresa din yung mga senador na until now pala, hindi naman pala natanggal yung mga pinapatanggal na SVPs at board members ni Pangulong Duterte mismo. Bok. Okay. Now, I'd like to go into some specifics doon sa mga allegasyon ni board member Kabading, who, as it turns out, is acting like a whistleblower some sort right now, di ba? Among his allegations, bumili raw ng Adobe Master Collection software ang PhilHealth to the tune of 21 million pesos for that software. Pero if you look at how much it really costs, mga $3,000 to $4,000 lang yan, sa Lazada nasa 90 pesos lang yan, pero siyempre pirated yon. Pero yung original nasa 3,000 to 4,000 lamang. So malaki-laki yung mga difference. As well, may mga question sa mga laptops na pinabibili para sa kanilang IT, amounting to 115 million pesos. Napag-usapan ba to at nabusisit na detalye? Napag-usapan at nagkomento ng medyo malakas dyan sila Senator Peng Lacson. Sabi nila Senator Peng Lacson, hindi man lang daw nanginig sa laki ng patong itong mga opisyalis ng PhilHealth dun sa kanilang mga pinrocure na IT equipment. Sabi ni Senator Lacson, kung mga ilang libo lang, ipipikit na lang nila yung kanilang mga mata. Pero pag ganito kalaki, pag-usapan natin yung Adobe Master Software na yan, yung presyo na mula sa approved price mula sa DICT book, 168,000 per unit lang. Pero sa ibinigay ng PhilHealth sa board na gusto nilang paaprubahan, nasa 21 million pesos. Isa pang mga iba pang klase ng application servers naman, 25 million lang siya sa hindi man lang 25 million siya sa DICT approved price, pero 40 million siya pinig ng PhilHealth. And then yung isa pang application software, yung DICT approved cost 14.8 million naging 25 million pesos book. So ang laki talaga ng pagpad o nung pagdagdag, sabi ni Senator Peng Lacson. Isama ko na rin yung sinasabi mo, questionable yung two sets of laptops. Ang sinasabi dyan ni Kabading, mukhang may intention na lituhin sila kasi dalawang beses binanggit dun sa listahan yung laptop. Set of laptop, pero hindi malinaw ilang laptop, pero magkaibang presyo. Isang 4.11 million pesos at isang 115 million pesos. Ito yung pinapadetalye nila dun sa mga meetings ng board. Pero wala raw detalye, bagkos pinaaprubahan na lang daw sa kanila yung supplemental budget amounting to more than 300 million pesos or else daw dadapa yung buong IT system ng PhilHealth. So, inaprubahan ngayon ng board yan, Bok. Mm-hmm. Although, you would wonder, si Kabading kasi is a board member, he's not exactly powerless eh. Diba? So, where is he in all of this? He has one vote, I suppose, in the board. Isa siya, actually yung kung naalala mo yung storya natin tungkol doon sa shouting match, doon sa Zoom meeting nila, doon sa online virtual meeting nila ni President Morales, siya yun, siya daw yung nakasigawan talaga ni President Morales kasi December pa lang daw nang ilatag itong IT program ng PhilHealth, si Kabading na raw talaga yung malakas ang boses na inaayawan niya yung 2.1 billion pesos na halaga na yan ng IT program na yan. So siya talaga yung sumisiyas at sabi niya bilang accountant, trabaho niya talaga na tignan yung numbers. So ever since, siya yung humaharang dyan kasama yung isa pang board member na si Dr. Susie Mercado. So sila kanina yung nagtatagpo talaga yung kanilang statements versus sa statements naman ng mga PhilHealth executives, Bok. Okay, Bok, huling tanong na lang, saan patungo itong investigasyon na ito? Are they filing charges or recommending charges against people involved including Dick Morales o patuloy pa itong investigation in secularum?
Sabi ni Senator Bongo dun sa una nating pag-interview sa kanya bilang pinakamalapit sa Pangulo, sabi niya, ang tiwala ng Pangulo na riyan pa rin kay Morales, pero heads will roll kapag napatunayan na kasama siya dito sa mafia o kasama siya dun sa mga nagmamanipula sa loob nitong PhilHealth na to. Pero hindi lang si Morales, all the officials na mapapatunayan daw mula sa pagdinig na ito na may kinalaman sa korupsyon sa loob ng PhilHealth. Sinasabi ni Senator Bongo bilang pinakamalapit sa Pangulo, heads will roll. And of course, pwedeng mag-file ng charges naman dyan ang Senado dahil karapatan din naman nila yan kung ano man yung lumabas sa kanilang diskusyon o hearing ngayong araw na to. Actually, Bok, hindi ito yung first and last. Meron pa daw mga susunod na araw sa hearing na mag-hear sila tungkol sa issue na to. Bok, meron pa sa Kongresong susunod. I think in the next few days, sa House man sila isasummon. Pero Senate daw hindi mapapahuli kasi akala namin medyo 10 oras na to, going 7 o'clock, no? Pa-10 oras na yung hearing, akala namin first and last. Pero sabi ni Senate President Soto through text, sabi niya hindi daw ito ang last. Magtatawag pa sila ng mga susunod na hearing. Actually, yung ipapatawag daw na next ay si Greco Belgica dahil nga doon sa sinasabi ni Attorney Keith na sinabihan siya ni President Morales na ayusin o himasin yung kaso tungkol doon sa overpriced testing kits. Bok. Maraming salamat, Mayan Los Baños. Hinigpitan na ng mga otoridad ang pagbabantay sa borders ng Metro Manila matapos ang muling pagpapatupad ng MECQ. Kaya't pahirapan na ulit ang pagbiyahe ng mga manggagawa. Nagbabalita si Justin Punsala. Pagpatak ng alas 12 ng hating gabi, agad nang tinauhan ng Manila Police District ang iba't ibang checkpoint sa lungsod. Pumuesto sila sa border ng Maynila at mga kalapit syudad gaya ng Caloocan, Navotas, Pasay at Quezon City. Pinapara rin ang mga dumaraang sasakyan para masigurong essential business ang pakay nila sa lungsod. Ganito rin ang sitwasyon sa border ng Muntinlupa at Laguna. Hinahanapan ng quarantine pass at company ID ang mga dumadaan sa checkpoint. Wala rin silang pinipili, mapasasakyan, motor, bisikleta, maski mga naglalakad na manggagawa. Swerte naman ang ilang empleyado dahil may shuttle service ang kanilang pinagtatrabahuhan. Kung walang-wala talaga, hindi ako makipagpustahan sa malaking pamasahe, ma'am. Magpahinga na lang ako. Tiniyak naman ng mga otoridad na nasusunod ang IATF guidelines, gaya na lamang ng isang jeep na ginawang company shuttle service. Bagaman mayroong plastic barrier, siksikan pa rin ang mga sakay ng jeep. Kaya kahit abala, pinababa ang ilang mga sakay at pinayuhang balikan na lang sila ng driver. Dati na po, nagsiservice na po kami ng ganyan. Eh, bawal daw po ang marami, kaya bumaba na lang po kami. Abala nga po eh, kasi minsan nalilate po kami ng pasok. Pag binalikan kami, minsan traffic. Pero ang ibang mga empleyado, piniling maghintay sa tabing kalsada sa pag-asang may masasakyan sila. Mayroon namang tricycle na nagsasakay ng mga pasahero mula sa border ng Laguna at Muntinlupa at naghahatid sa kabilang bahagi ng Muntinlupa sa Alabang. 25 pesos ang pasaheng inaprubahan ng lokal na pamahalaan. Pero si Tatay Armando, 200 piso ang singil sa bawat trip. Ang problema, wala kami pagkain. Ano ba kami namin? Oh, alam namin bawal. Kaya naman paalala ng Muntinlupa LGU, hindi kailangang gumastos ng mahal para lang makapasok sa trabaho. Meron kasi silang libreng sakay para sa mga empleyado ng lungsod. Para sa 1PH, Justine Punsalang, News 5. Lampas 112,000 na ang tinamaan ng COVID-19 sa bansa ayon sa Department of Health. Higit 6,000 na ang nadagdag sa confirmed COVID cases. May bago namang gumaling na umabot sa 204, kaya higit 66,000 na ang total COVID recoveries. Pero 11 ang nadagdag sa higit 2,000 namatay sa virus. Susunod, pag-uwi ng ilang locally stranded individuals sa kani-kanilang probinsya na antala dahil sa pagbabalik modified ECQ ng Metro Manila. At pag-angka sa motorsiklo, pinayagan na sa itinuturing na essential workers. Pero dapat may plastic barrier pa rin. Walang BBTO mga kapatid, marami pang siksik na balita sa aming pagbabalik.
Napurnada ang pag-uwi sa probinsya ng ilang locally stranded individuals matapos itaas sa modified ECQ ang Metro Manila. Ang ilan sa kanila sa airport na lang muna natutulog ngayon dahil inabutan na ng kanselasyon ng flight. Para sa detalye, nagbabalita live mula sa NAIA si Jenny Dongon. Jenny, gaano sila karami dyan ngayon at kumusta sila? Cheryl, at inasikaso naman ang mga LSI ng pamunuan ng airport na sa mahigit 100 locally stranded individuals yung pansamantalang nanatili ngayon dito sa loob ng NAIA Terminal 3 matapos ngang mapurnada yung pag-uwi sa kani-kanilang probinsya matapos isailalim muli sa modified ECQ ang Metro Manila. Magdamag na dito sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport ang 9 na buwang buntis sa si Maribel kasama ang kanyang asawa at 2 maliliit pa niyang mga anak. Kahapon pa dapat ang schedule ng luwas ng pamilya sa Butuan. Yun nga lang, hindi nila alam na requirement pala ng LGU doon ang rapid test. Nakabili naman raw sila ng panibagong flight ticket na sa August 26 ang schedule. Pero namimili grupo pa rin hindi ito matuloy dahil bukod sa August 23 ang kabuuan ni Maribel. Hindi na rin daw nila alam kung saan sila kukuha ng pambayad para sa rapid test. Wala na po kami pera po talaga. Wala pa po kami mga gamit dito . Paano yan pag manganak? Isara akong manganak dito talaga . Hindi na rin daw sila makabalik sa inuupahan nilang bahay sa Quezon City. Napalayas na kasi sila ng may-ari mula nang mawala ng trabaho ang Mr. Maribel dahil sa pandemya. Nangungupahan lang po kami doon sa squatter area. Tapos, syempre, nung nag-lockdown, wala na pong trabaho ang asawa ko. Hindi kami nakapagbayad ng bahay. Kaya nakapag-promo kami ng ticket, yung pera na konting natira, kinuha po namin ng ticket. Si Maria naman, first time sana magtatrabaho sa Saudi noon pang Pebrero, pero inabutan ng lockdown. Nagpunta siya ng Philippine Army Wellness Center para magpatulong na makabalik sa kanyang probinsya sa Zamboanga. Pero hindi na siya nakapasok dahil puno na. Buti na lang, pinayagan siya ng pamunuan ng airport na dito matulog. Kasi walang-wala na kasi ma'am. Ang hirap din dito ma'am, hindi pwede maglaba. Ang hirap ng paliguan. Nabuhayan ang loob si Maria nang sa wakas ay may schedule na siya ng isang flight dito sanang August 1. Yun nga lang dahil biglang nag-MECQ sa Metro Manila. Nausog na naman ito sa susunod na buwan na. Ako kasi ma'am, inaasahan ko lang yung tulong ng DILG. Sabi niya maghintay lang daw ako hanggang magbumalik yung commercial flight. Sa huling tala ng Manila International Airport Authority, nasa 110 locally stranded individuals na ang kasalukuyan nilang kinukup-kup dito sa NAIA Terminal 3. Sagot naman ng ahensya ang kanilang pagkain, pero nakiusap na rin sila sa mga may flight na nakaschedule mula ngayon hanggang sa last day ng MSCQ no August 18 na huwag na lang munang magpunta dahil hindi na raw sila magbubukas ng mga pinto. Ang polisiya natin ngayon, hindi kami nagpapapasok ng domestic passengers magmula kagabi na dapat supposedly alis ngayon. Kasi wala naman talaga, kahit papasukin natin, madadagdagan. Wala namang natin alam kung kailan makakaalis uli sila. Kasi syempre, that will depend on the availability of airlines flying to their destination. At Cheryl, sa panig naman ng mga nasa likod ng hatid tulong program ng pamahalaan, sinisikap o nilalakad pa rin nila na mapauwi yung mga LSI na nasa mga government facilities kahit nasa ilalim ng MSCQ itong Metro Manila. Ayon kay ASIC Joseph Incabo, target nila na sa August 8 mapauwi yung nasa 500 LSI na mga taga Visayas at Mindanao. Ed, Cheryl. Jenny, klaruhin ko lamang, nasa mahigit 100 yung LSIs na kinukup-kup ngayon dyan sa NAIA Terminal 3. So dyan ay papayagan sila at kukup-kupin sila hanggang kung sakali man na ma-lift ang MECQ by August 18. Ganun ba yon? Yes, Cheryl, ayon dito kay GM Monreal ay papayagan nilang manatili hanggang sa August 18 o makalipad pauwi sa kanilang probinsya yung mga nasa 110 na mga LSI dito ngayon sa NAIA Terminal 3. So Cheryl, nandyan sila as in nasa loob at may kanya-kanya na lang silang pwesto. Tapos sabi mo yung food nila ay dyan na ay ipoprovide ng NAIA 3. Yes, Cheryl, actually dalawang wing
yung allotted para sa mga LSI. Yung isa, yung inalot sa kanila, yung mga may modular tent, yun yung mga LSI na sumailalim na or na rapid test na. Samantalang itong nasa kabilang wing naman, yun yung mga LSI na dupating kahapon at hindi pa na rapid test. Ayon naman dito sa pamunuan ng MIAA ay sagot nila itong pagbibigay ng pagkain 3 times a day dito sa mga LSI dahil karamihan dito, Cheryl, ay hindi na talaga pwedeng umuwi doon sa kani-kanila mga tahanan dahil nga pinaalis na nung may-ari ng kanilang mga tinitirhan. Cheryl. Okay, Jenny, as you said, yung naiyang bala sa kanilang pagkain. Pero ibig mo sabihin, nakakulong sila dyan sa loob ng Terminal 3 for the next 2 weeks, walang labasan, wala silang ibang pwedeng puntahan, tatumbling-tumbling lang sila dyan. Yes, Ed, kasi hindi na sila pwedeng lumabas ng NAIA Terminal 3 dahil nga hindi na rin nga sila nagpapapasok pa ng iba. So sabi nga ni GM Monreal, para hindi na lumabas itong mga nasa loob ng NAIA Terminal 3 ay yung mismong pamunuan ng airport yung magbibigay, yung magsusupply sa kanila ng pagkain. Yung iba, may mga inalot naman na CR or comfort room para doon sila maligo or gawin man yung kanilang mga dapat gawin. Bo. Tapos, Bok, nabanggit mo kanina doon sa bago may bato sa amin ulit na yung around mga 500 data na mga LSIs doon sa Rizal Memorial, gusto nilang hinga ng exemption para maibalik sa probinsya kahit meron tayong MECQ. Pero hindi ba under MECQ, hindi dapat magta-travel ang mga tao from MECQ to a lower quarantine area? Wouldn't that be a violation? Why would we want to ask pa for an exemption? Ang sinasabi dito o paliwanag dito, Bok, ni Asip Joseph in Cabo, itong nasa 500 LSIs, ito yung mga remaining pa doon nga sa Rizal Stadium na dinala nila dito sa Villamor Air Base at sa Philippine Army Wellness Center. Ang paliwanag dito ni Asip in Cabo, Bok, ito kasi yung mga ready na dapat i-accept or tanggapin nung kanilang mga pupuntahang probinsya bago pa man ipatupad or i-anunsyo itong MECQ. Ang sinasabi niya, gusto na lang mag-move on dahil, Bok, marami pa yung nasa waiting list nila. Kung pag-uusapan natin yung numero, sinasabi ni Encabo, nasa 4,000 to 5,000 pa yung mga LSI na nasa kanilang listahan. So para makater pa nila yung iba, ay kailangan na nilang ipadala o ihatid itong mga LSI na ito, 500 na ito, kaya humihingi sila ng exemption dito sa IATF book. Okay, so you have 500 LSIs doon sa Rizal Memorial, tapos you have how many LSIs doon sa Army Gym na hindi pa rin nakakauwi. Tapos ilan pang LSIs yung nakarehistro sa gobyerno na gustong umuwi from Metro Manila? Yes, Bok, himayin natin, no? Yung 500 LSI, Bok, dyan ay na-separate yan doon sa 200 to 300 ay nasa Philippine Army Wellness Center. Yung remaining naman ay nasa Villamor Air Base at yung iba naman ay nasa Bulacan kung saan may isa pang facility dyan yung government. Ang remaining pa or yung nasa listahan pa nitong Hatid Tulong Program Initiative ay nasa 4,000 to 5,000 LSI pa, Bok. Yan yung mga LSI na dito sa Metro Manila at mga kalatig na probinsya. Bo. 4 to 5,000, yan yung nasa mga bahay-bahay pa nila. Hindi pa nagpupunta ng airport o sa mga pantalan. So we don't want them going out yet, no? Until there's a confirmation that they can travel. Yes, Bok, nasa kanilang mga tahanan pa yan. Ang sinasabi naman dito ni ASIC and Cabo, in coordination naman sila doon sa mga mismong mga LSI na yan dahil kinuha na yung kanilang mga numero. So kung may scheduled na yung kanilang region na tatanggapin na sila, saka sila magta-text o makakatanggap ng text message mula sa government at malalaman nila kung ano yung scheduled na date nila at kung saan sila didiretso at susunduin ng pamahalaan. Bok. Maraming salamat, Jenny Dongon. Pinayagan na ng Joint Task Force sa COVID Shield ang pag-angkas sa motosiklo ngayong MECQ sa Metro Manila. Pero para lamang ito sa mga essential workers, nagbabalita si Greg Gregorio. Pawisan at nakabilad sa initan. Yan ang eksena ngayon ng ilang magagawang wala uling masakyan papasok sa trabaho. Kasabay kasi na ipinatutupad na MECQ, suspendido ang operasyon ng mga pampasadang jeep, mga tren at TNVS. Hirap kasi lakad ulit. Kailangan mag-adjust ng oras. Yun, nahihirapan na naman. Two hours yung pila sa Pasig. Kasi ito, lalakadin na naman papuntang SNR show.
Kaya naman ang Joint Task Force COVID Shield nagdesisyong payagan uli ang backriding sa mga motorsiklo, pero para lamang ito sa mga papasok sa trabaho. Siguraduhin lang na laging dalang ID at pribado ang sinasakyang motorsiklo. Dapat apor yung nasa likuran, work-related ang travel niya. Ibig sabihin, galing sa bahay papunta sa papasukan at pabalik. And then, hindi kailangan na related sila sa isa't isa. Yun po yung isang kondisyon. Ang pangalawa, yung susundin para natin, yung dapat merong prescribed barrier. Kanina, nagsagawa ng random checkpoint ang PNP Highway Patrol Group sa magkabilang bahagi ng EDSA sa may MRT Ortiga Station. Tiniyak nilang sumusunod sa 50% passenger capacity guideline ang mga private vehicles. Hinahanapan din ng mga driver ng motorsiklo at pribadong sasakyan ng ID o mga dokumentong magpapatunay na sila ay maaaring lumabas ng bahay ngayong MECQ. Ang rider na si Angelo, di nakatuloy papuntang Makati dahil sa walang maipakitang company ID. Wala ko. Ano lang pero? Sama po sa akin. Traffic police lang at saka yung pass lang po. Siguraduhin natin na tayo po ay authorized persons outside residence para po hindi tayo mahuli. Ngayon po, pag nagtatrabaho kayo, provided naman po ng ating business establishment yung shuttle na ginagamit natin. Isang driver naman ng taxi at UV Express ang naharang din. Hindi naman ako namamasaya. Mamay ko kunin lang kasi nagka-emergency sila. Nakalagay naman ng personal, pwede mong gamitin kasi wala mong sakyan ng sir eh. Kailangan nila ngayong tubusin ang kani-kanilang lisensya sa LTO. Ayon sa Transportation Department, makakabiyahe lang ang mga pampublikong sasakyan kung kukunin silang shuttle service ng mga pribadong kumpanya. Para sa 1PH, Greg Gregorio, News 5. At para mas malinawan tayo sa balitang yan, nasa linya ng telepono si Greg Gregorio. Greg, nakakuha ba tayo ng datos dito sa bilang ng mga violators na lumabag ngayong unang araw ng MECQ? Yes, Cheryl, ang datos na nakuha pa lamang natin ngayon ay yung datos ng Regional Highway Patrol Unit ng NCR base sa tatlong areas na nagsagawa sila ng random checkpoints. Ito yung Balintawa, Commonwealth at yung sa EDSA kanina. Ayon kay Police Major Gaudencio Diaz Jr., Chief of Operations ng HPU NCR, nasa 10 na unauthorized person outside of residence yung kanilang nahuli. Hindi pa kasama dyan, Cheryl, yung ilang mga drivers ng taxi at UV Express na bumiyahe kahit ipinagbabawal pa. Humingi rin tayo ng detalye kay Joint Task Force COVID-19 Commander Police Lieutenant General Guillermo Eliazar patungkol sa datos. Pero ayon kay General Eliazar, maaaring bukas pa daw maibibigay yung kabuuan ng datos patungkol sa mga violators ngayong unang araw ng MECQ. Cheryl? At Greg, linawin natin, it was announced this morning by General Eliazar na pwede na ang back riding. Pero yung back riding policy ay limitado sa mag-asawa, legal partners, and also essential workers. O dapat yung asawa at partner na magba-back ride ay essential worker lang din. Cheryl, batay sa mga naging paglilinaw nila General Eliazar, pati na rin nila Police Major Gaudencio Diaz at pati nila Police Colonel Wilson Doromal na chief nga nitong RHP na nakausap natin kanina, ang pinapayagan ngayon ay hindi naman kinakailangan na parehong medical frontliner o A4 yung dalawang sakay ng motor. Ang mahalaga lamang yung sakay o yung angkas o yung naka-backride doon sa motorsiklo, siya yung A4. Sa ngayon, hindi katulad nung dating policy na kailangan na married couples lamang yung pinapayagan. Ano? Ngayon, pwede na rin na maging angkas ang magkapatid, mag-asawa, magtatay. Yan, pinapayagan na yan. Basta ang mahalaga, yung sakay ay A4 o kabilang sa listahan ng authorized person outside of residence. Katulad niya ng mga workers na nagtatrabaho sa iba't ibang industriya ang pinapayagan mag-operate sa ilalim ng MECQ, lalo na yung mga frontline health workers. At binibigyang diin lamang din ng mga otoridad na pinapayagan itong ganitong backriding, pero dapat meron din silang itong prescribed barrier sa pagitan nila na batay sa
disenyong aprobado ng IATF. Cheryl? Lumalabas na ito yung magiging sasakyan ano, ng APOR or yung sinasabi mo, APOR or essential workers natin, yung magbabackride. Kung maghahatid lamang, paano yung pabalik? Yung mismong nagmamaneho o sakay nung motor, ano yung dapat na ipakita nila na proof na naghatid lamang sila para hindi sila matikitan? Yes, Cheryl, ang paliwanag sa atin, kailangan lamang sabihin kung saan hinatid at merong proof nga pwedeng ID noong kasama o nung hinatid niya doon sa posibleng ospital o saan nagtatrabaho ito. Ito lamang yung mga kinakailangan makita ng mga otoridad sa mga checkpoint para hindi matikitan itong mga kababayan natin. Posibleng maghahatid lamang ng kanilang mga kaanak o posibleng mga katrabaho nga rin sa mga establishmentong kanilang papasukan. Cheryl? At kailangan ba bit-bit nila yung kanilang quarantine pass? Yes, Cheryl. Oo, yung mga quarantine pass ay mahalaga yan para doon naman sa... Ang paliwanag kasi sa atin kanina, Cheryl, yung kung ikaw ay lalabas, work-related, yung company ID would suffice. Pero kung ang lakad mo naman ay yung ibang essential reason, kunyari bibili ng essential goods tulad ng pagkain, dito magiging mahalaga yung quarantine pass. Pero yun nga, yung usapin ng backriding, talagang sa work-related lamang yan. So company ID would suffice or any proof na ikaw ay magpapasok sa trabaho sa isang establishmentong pinapayagan mag-operate sa ilalim ng MECQ. Cheryl? Greg, si Ed, hindi ba ironic na kung kailan tayo naghigpit sa MECQ saka tayo nagluwag doon sa backriding? Kasi ngayon nga, pwede ka na magpa-backride basta meron kang barrier at basta ikaw ay maghahatid kahit hindi mo kamag-anak. Yes, Ed, ang paliwanag kasi ng mga kinaukulan, ano, ito ay bilang pagbibigay konsiderasyon doon sa mga manggagawa na apektado ng suspension ng public transportation system sa ilalim ng MECQ. Dahil nga, bumalik na tayo sa MECQ, tigil operasyon muna yung iba't ibang mga pampublikong sasakyan gaya ng bus, taxi, TNVS, pati na rin yung railway system natin. So, inaunawaan daw ng National Task Force na magiging mahirap ito para dun sa mga kababayan natin magbabalik sa kanilang mga pinapasukan ngayong wala silang masasakyan. Kaya maging malaking tulong daw sana ito para sa kanila. Bo? Mm-hmm. Well, I suppose yung next question sa mga nagmumotor, baka lang sakaling alam yung sagot, paano kaya pag matapos na itong dalawang linggo ng MECQ, ibabalik kaya yung dating restrictions doon sa pag-aangkas ng motor o itutuloy na lang ito as we have right now? Mm-hmm. Bok, natanong natin si Police Lieutenant General Guillermo Eliazar kung natungkol dyan. Ano, ang sagot niya, hindi pa daw masabi ngayon kung anong mangyayari after August 18 o nitong MECQ natin. Dahil ito naman daw na pagluluwag ay naging desisyon ng National Task Force batay nga sa posibleng kaharaping problema ng mga manggagawang papasok ng walang masasakyan. So, depende daw kung anong kalalabasan after MECQ. Bok? Okay, maraming salamat, Greg Gregorio. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa ang One Balita Pilipinas. Thank you.
Hindi na raw kakayanin ng ekonomiya kung tatagal pa ang lockdown dahil sa pandemic. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, malaki na ang ibinaba ng ekonomiya noong second quarter nang simulan ang enhanced community quarantine. Habang nakaamba rin umanong makaapekto sa ekonomiya ang ipinatutupad ngayong modified ECQ. Nasa 67% daw kasi ng GDP ng bansa ang nagbumula sa Metro Manila at mga probinsyang naka-lockdown ngayon. Ang inaasahan na lang po natin dahil 2 weeks lang naman at hinihingi naman ng frontliners ay kaunting time out lang naman, hindi masyado makakaapekto itong 2 weeks na MECQ. Naghay naman ng resolusyon ng mga kabayan block para imbisigan ang sitwasyon ng mga overseas workers abroad. Ayon kay Bayan Muna Congressman Ferdinand Gaite, lumala ang paghihirap ng overseas workers kasabay ng pandemya. Marami kasi sa kanila ang nawalan ng trabaho at tinamaan pa ng COVID-19. Dapat na raw silang ma-repatriate sa lalong madaling panahon. Wala pa kasi sa kalahati ng higit 160,000 target OFWs ang napauwi sa bansa hanggang noong katapusan ng Hulyo. Nagbago ng anyo at naging mas nakakahawa na raw ang klase ng coronavirus na kumakalat ngayon ayon sa isang pag-aaral. Pero tiwala ang mga eksperto na wala pa rin dapat ikabahala ang sinumang sumusunod sa basic health protocols. Nagbabalita si Marian Enriquez. Bukod sa pagluwag ng community quarantine noong Hunyo, isa sa nakikitang posibleng dahilan ng biglang pagdami ng kaso ng COVID-19 ang pag-mutate o pagbabagong anyo ng virus. Pebrero raw unang nakita ng US at UK experts itong bagong variant ng SARS-CoV-2 na kung tawagin ay G614 o G variant. Sa Europa raw nagsimula ang bagong variant ng SARS coronavirus at ngayon ay unti-unti na nitong napalitan ang D variant na nagmula sa Wuhan, China. Kumpara sa D variant, mas makapit at hindi raw basta-basta nababali ang spikes o mga corona sa cell ng G variant. Napansin din daw ng mga eksperto na tila mas mataas ang viral load o dami ng virus sa katawan kapag G variant kumpara kapag D variant. Tingin ni Dr. Edsel Salvana, ito ang dahilan kaya halos 95% ng mga bagong kaso ng COVID-19 na naitala sa buong mundo nitong Hunyo hanggang Hulyo ay G-variant na. Pinag-eksperimentohan nila sa laboratory at nakita nila yung mga daga na in-infect nila with a G, 3 to 6 times more likely ma-infect, tapos mas mataas pa yung dami ng virus dun sa mga daga. Kaya ang sinabi nila, mukhang most likely talaga mas nakakahawa itong G-variant. Pero kahit tila mas nakahahawa ang G-variant, wala pa naman daw ebidensyang mas matindi ang mga sintomas o mas nakamamatay ito. Kung si Dr. Salvana ang tatanungin, uubra pa rin ang kasalukuyang mga gamutan kahit ang mga ginagawa ng bakuna para sa COVID-19 dahil hindi naman daw masyadong malaki ang pagkakaiba ng istruktura ng dalawang variants. Isang mutation lang po ito, one nucleic acid lang po. So it doesn't seem like it will affect the efficacy of yung vaccines na dinedevelop or yung mga gamot na ginagamit natin sa ngayon. Pero dahil tila nga mas nakahahawa ang G-variant, mas nagiging mahalaga ngayon ang pagsunod sa basic health protocols na pagsusuot ng face mask at face shield, physical distancing at paghuhugas ng kamay. Sabi naman ng Department of Science and Technology, oras na ma-develop na ang bakuna sa COVAX facility o yung samahan ng iba't ibang mga bansang kasalukuyang tumatrabaho sa COVID-19 vaccine, nag-commit na ang Interagency Task Force ng 1.5 billion pesos para sa 3 milyong piraso. Pero ngayon pa lang, nag-abiso na ang DOST na posibleng nasa 3 to 20% pa lang muna ng populasyon ang matuturukan nito. Ang sisiguruhin lang na isosyolder ng gobyerno ay yung para sa people below the poverty level. Oo. All the rest, hindi pa natin alam kung paano ang sistema, kung may subsidy ba ang gobyerno o kung kanya-kanyang bili na lang. Para sa 1PH, Marian Enriquez, News 5.
Required na ulit ang paggamit ng quarantine passes ayon po sa Department of Interior and local government. Ito'y para malimitahan ang mga lalabas ng bahay sa pagbabalik ng modified ECQ. Nagbabalita si Laila Pangilinan. Bukod sa face mask at face shield, must have na rin ang quarantine pass para sa mga lalabas ng bahay kasabay ng pagbabalik ng modified enhanced community quarantine. Sa Barangay Veterans sa Quezon City, mas madali na raw kumuha ng quarantine pass ngayon kumpara noong unang mag-ECQ. Tulad ng dati, isang tao lang kada bahay ang maaaring makakuha ng quarantine pass. Quarantine pass na pwede kang lumabas na ikaw yung pinaang pwede lumabas sa bahay. So pwede kang pumunta sa ibang bahay, sa ibang lugar na bibili ka ng pangangailangan nyo ng pamilya. Kung may napagbigyan, meron ding hindi pinayagan gaya ni Lolo Ronaldo. Kasi mamimili akong prutas. Kaya na, kapag daw po kayo hindi binigyan? Ano raw kayo? Overage to. Pwede namang magka-quarantine pass sina Lolo't Lola sa Bacoor City, Cavite kung walang ibang pwedeng lumabas sa kanilang bahay para mamili. Color-coded ang passes sa lugar. Red ang regular pass. Orange naman sa senior citizens. Dilaw para sa mga medical workers, habang green sa mga empleyado ng essential services. Uniform naman ang kulay ng quarantine passes sa buong Valenzuela City para maiwasang malito ang otoridad. Sa Barangay Karuhatan, mainit-init pa ang pirma ng quarantine passes na halos kapiprint lang rin. Ito kasi ang unang beses na gagamit nito ang lungsod. Hindi namin ina-anticipate na ito lang for 15 days lang. Kung sakali man na tumagal, at least medyo may yung quarantine pass nila matibay-tibay. Hindi na kailangang magpunta sa barangay dahil mismo sila na ang magde-deliver ng quarantine pass sa bahay. Bagay na approve daw sa mga residente. Parang feeling namin na binigyan kami ng importance, so hindi kami na kailangan pumunta pa sa barangay personally para lang makakuha ng quarantine pass. Para sa 1PH, Laila Pangilinan, News 5. Nilinaw ni Quezon City Mayor Joy Belmonte na wala silang utos na shoot to kill sa mga hindi susunod sa MECQ. Sinabi ito ni Belmonte matapos mag-post sa Facebook kahapon si QC Task Force Disciplina Head Rani Ludovica na shoot to kill simula ngayong araw ang mga lalabag. Ayon kay Ludovica, personal lamang niya itong hinanaing dahil sa pagkadismaya ngayong ibinalik ang Metro Manila sa MECQ. Hindi rin daw ito polisiya ng LGU. Sabi naman ni Belmonte, mali at irresponsable ang ginawang post ni Ludovica. Pero humingi na raw siya ng sorry. Humingi na raw ng sorry ang opisyal. Normally, I would be very, very strict about these things, pero naunawaan ko rin kung saan siya nang gagaling bilang isang enforcer na nakikita ang kanyang hard work. I mean, say hindi naman nagbubunga. Balita abroad, nagbabala ang World Health Organization na posibleng walang magiging mabilis na solusyon sa COVID-19. Ayon sa WHO, ilang dinedevelop na bakuna ang nasa phase 3 na ng clinical trials. Mahaba-habang panahon pa raw ang iintayin. Pero umaasa pa silang magiging epektibo ang mga ito. Kaya sa ngayon, ang tanging raw magagawa para makontrol ang pagkalat ng virus ay ang patuloy na testing, maging ang pag-isolate at paggamot sa mga pasyente. Pati na ang tracing at pag-quarantine sa kanilang mga nakasalamuha. Batay sa tala ng Reuters, higit 18.14 million na ang dinapuan ng COVID-19. Higit 6,000 sa kanila ang nasawi. Double time naman sa paggawa ng ventilators sa ang Vietnam matapos ang biglang pagdami ng COVID-19 cases sa kanilang bansa. Sa ngayon, 55,000 ventilators na ang kayang gawin ng pinakamalaking producer na Vingroup araw-araw. 1,000 rito ang inilaan sa tourism hotspot na Da Nang, kung saan naitala ang unang community transmission sa Vietnam nito lang nakaraang linggo na kumalat sa halos 200 katao. 6 sa kanila ang nasawi na. Pinaghihinala ang bagong strain ang sanhi ng panibagong outbreak.
Iniimbestigahan ng pananambang sa isang journalist at kanyang bodyguard sa Iguala, Mexico. Kumakain sa restaurant ang biktimang si Pablo Morugares kasamang isang police escort nang pagbabarilin sila ng gunmen. Inaalam pa ang motibo ng pananambang. Taong 2016 nang nakaligtas ang biktima sa tangkang pang-ambush din sa kanya. Ito na ang ika-apat na kaso ng pagkamatay ng isang journalist sa Mexico ngayong taon. Sa mga kapatid po nating pauwi pa lamang galing trabaho, siguruhin po may baon kayong payong. Posible pa rin kasi ang pag-ulan ngayong gabi. Hindi nakikita ang magiging bagyo ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero magpapaulan ang trough nito sa Bicol Region, Eastern Visayas at Mindanao. Mas magandang panahon naman ang aasahan sa Metro Manila at iba pang lugar sa bansa. Maaari lang magkaroon ng pulupulong ulan sa hapon o gabi dulot ng localized thunderstorms. Tutok lang mga kapatid, tuloy-tuloy lang ating balitaan sa aming pagbabalik. Viral sa social media ang limang lalaking may kapansanan sa Paniki, Tarlac. Sa video, makikitang naka-wheelchair ang mga lalaki na plano raw umuwing kainta Rizal. Yun nga lang ay wala raw magsakay sa kanila kaya wala silang magawa kundi i-wheelchair ang sanay biyahe na may layong higit 180 kilometro. Sa ulat ng Philippine Star, sinabi ng netizen na ipinost niya ang mga litrato at video para may tumulong sa mga lalaki. Tinapay at tubig lang daw kasi ang baon ng grupo kaya umaasa lang din sila sa tulong ng mga magkakasabay sa kalsada. Tinitingnan na po ang posibilidad na magpatuloy ang practice ng PBA players sa mga lugar na hindi sakop ng Modified Enhanced Community Quarantine. Ayon kay Games and Amusements Board Chairman Abraham Mitra, iminungkahi ng pamuno ng PBA na gawin ang ensayo sa mga GCQ areas. Ilan sa mga nakikitang posibleng venue ay ang probinsya kung saan madalas gawin ang All-Star Games kagaya po ng Batangas, Quezon at Subic sa Zambales. Pero dapat daw ay sumunod pa rin sila sa mga health protocols. Sa ngayon, tanging individual outdoor exercises lamang tulad ng jogging at biking ang pinapayagan sa mga MECQ areas. We'll be right back.
Dito naman tayo sa pampag-good vibes. Kahit modified ECQ na, hindi napigilan ng mga bida sa susunod nating balita ang lumabas at gumala. Pero hindi po sila kinasuhan kahit nahuli. Bakit kaya? Alamin sa pagbabalita ni Camille Samonte. Naging extraordinary ang ordinaryong umaga ng mga residente sa Mapayapa Village sa Quezon City dahil sa ostrich na ito. Sa video na kuha ng residenteng si Dino, makikita ang pagkaripas ng takbo ng ostrich na animoy nasa marathon habang hinahabol ng kambing. Nagulat naman ang iba pang nasa kalsada gaya ng aling ito na bigla ring napatakbo. Mukha namang marathoner na nakaabot sa finish line ang itsura ng isa pang ostrich sa hiwalay na viral video sa Barangay Pasong Tamo. Itinimbre sa otoridad ang dalawang nakawalang ostrich. Siyempre po, worried talaga kasi very dangerous yung mga ostrich. So habang nakikita ko siya na kahit nung papunta siya doon sa kung saan ako nakapwesto, kinakabahan din ako. So, of course, yun, in terms sa security ng village namin, syempre dapat ingatan nila yon. Nagpaikot-ikot pa ang mga taga-barangay bago nahuli ang mga ostrich. Ligtas na nang naibalik sa kulungan ang dalawang nakatakas na ostrich na pag-aari raw ng isang residente ng Mapayapa Village 3. Alam naman nila yun, bawal yun. Bakit pa dinala yung hayop doon? Yung presidente, bakit pinayagan? Kailan sa ngayon, wala tayong maisagot sa kanila dahil hindi pa natin nakausap yung may-ari. Dapat may penalty po talaga yun. Nakarating na rin ang insidente sa Department of Environment and Natural Resources at aalamin daw nila kung legal ba ang pagmamay-ari sa mga nahuling ostrich. Sinubukan naman namin hinga ng panig ang Homeowners Association ng village pero hindi ito sumagot sa aming request. Para sa 1PH, Camille Samonte, News 5. Pero hindi naman ata bawal to own an ostrich kasi may mga tao may ostrich farms eh. Pero yun lang, sa kung, residential. Nasa zoning restrictions yun. Biro mo, isipin mo kung ipangsabo mo yan, grabe, panalo ka siguro prato na. Alam mo bakit hinarangan siya dun sa ng guard? Wala siya quarantine pass eh. Okay. At yan po isang oras sa paspas na balita ngayong gabi, ika-4 na Agosto. Ako po si Edwin Gao. Dami mong baon ngayon, partner. At ako naman po si Cheryl Cosim. Para sa iba pang news updates, subutok lamang sa 1PH sa Signal TV Channel 1. Live din po kaming mapapakinggan sa Radio 5 92.3 News FM. Kami ang boses ng pinagkakaisang Pilipinas.